So, hopefully, may mga bago tayo makikita in this game number two. Kaya pagpasok natin ng draft ng game number two, for sure, there will be a lot of adjustments. Sakta natin. Binan yung Louis, but then it's still the same. Khalid and the Fovius ban against Sanford of Grabe, no? Grabe yung respect na pinapakita dito kay Sanford. At karespeto naman kasi talaga. Kung babalikan natin yung first Khalid game ni Sanford, napakalaking dilubyo nun para sa jungler ng hoponan mo. Wala pang 1 minute. Nag-leaker na sila. Parang pag sa RG mo nakasalubong yun, mababad trip kayo. Parang go next na yon kapag ginanong ka ng level 1. Maliban na lang of course kung may comeback na magaganap. But in that game, it was really a nightmare. Yep. Kapag kumbaga bangungot yung Khalid sa loob ng jungle. So ngayon, open pa naman halos yung Hayabusa. Ay! Wow, Tig, first pick! First pick! Natutunan ko rin sa RG yan eh. Nabigla ako! Sandali lang. Parang kailangan data eh. Hindi na raw nila ibigay ito. Hindi naman daw maubusan. Nga naman, may Julian pa, may Hayabusa, may Nolan. Oh, dami pang assassins yan. May Ling pa nga kung gugustuhin nila. Pero medyo hindi madali mag-Ling against a Tigreal. Maliban na lang, of course, if you have a sustained support, katulad na lamang ng siguro Diggy o Angela. Pero malayo nang makakita tayo dito. Pero imaginein mo, no, kung nagdagdag pa siguro ng crowd control heroes ang Team Liquid, hindi na malayong ilabas ang itlog ni Perks. Oy, pwede naman. Malay mo, mag-ano ulit dito si Sanford eh. Arlot, katulad nung nakikita natin na kadalasang pinapares. As of now naman ay bukas pa para naman yung power pick na yun or at least comfort pick at least para dito kay Sanford, di ba? Kung gustoin nila. At yun na ba yun? Julian ang magiging option. And yun na nga yung Arlot para dito sa TLPH. The Julian, one of the best junglers in the current meta right now. Kahit pa sabihin na natin binawasan ng damage ng kanyang empowered na Scythe, ang kanyang first skill, na ay napakalaki pa rin ng damage na nabibigay niya sa kanyang passive na auto-attack. Yung kasi yung masakit eh. Doon naman talaga nang gagaling yung damage sa Julian. Ayun. Tapos gusto ko din na Julian, Julian and Nolan, sila yung top two junglers to me right now. Yes. Na pinakamabilis mag-farm in terms of being able to clear the jungle camp. So, talagang contest possible nangyari ngayon. Nami-miss ko na yung mga panahon talaga na sobrang yung mga heroes na lumalabas na pabilisan, mga Balmond. Talagang pumasok ako sa week na to. Sabi ko, gusto ko talagang makakita ng Balmond. Kasi na-buff din naman kasi. Kumbaga mas mataas na talaga yung damage niya. Pero alam mo na nakakatawa sa buff niya. Parang mas ramdam sa XP lane Balmond. Kasi yung damage ng yung damage ng kanyang ikot, pwede mo nang gamitin trading against enemies sa XP lane. At kapag may War Axe ka, bumabalik yung din buhay. Lang yung buhay mo. Pero malayo pa, feeling ko wala pa tayo sa meta na lalabas yung Balmond. The last time na nakita ko yun, 3 years ago pa, galing Indonesia. Anong season yun nun? Matagal lang tapalaw. Okay, binan ang Aurora against against TLPH and then Nathan naman ang kanilang naging response. Kanina ginamit ni Benny QT yung Nathan pero ngayon ubusan na talaga. Pero sa pagtatapat ng parehas junglers na to, hindi naman nagkakalayo. Wow. Kanika nilang mga KDA. But this is just to note, Carl TZ, the young goat, has a 2/3 of a win rate. Dito sa isang Julian, 66.67% ang taas. Actually, parang go-to pick talaga nila yung Julian. Finished nga nila, I think, last week. May time na finished pick ito ni Carl TZ. So parang medyo given na komportable sila dito. But then, ayun na nga, at least, ang hero na lang ni Lord JM ang iisipin natin mamaya. Marami-rami naman siyang mga nailabas previously such as the Ruby and the CC even. Actually, Hylos, walang Hylos. So ngayon, Team Liquid Philippines, wala na lang sila nung kanilang mid laner. Sanji, hero! Valentina, may Lilia, pero... May Zaz pa nga eh, kung gugustuhin nila. Zaz. Pero medyo humina na ang nightmare spawn ng Zaz. Hindi mo na talaga mararamdaman. Para ka na lamang kinakalabit ng mga bulate. Oo. Pero kahit after the buff, like after the adjustment do, may hero, ay TLPH ata yun, isa pa din sila sa mga teams na nag-main pick ng Zaz nung time na yun. Pero sobrang nagpago na eh, that was 2 weeks ago. Matagal yun. May naisip nga ako eh, kumbaga parang... Ayan, sorry. Bumalik si Wanwan. Sorry. May naisip ako dito. Ano yun naisip mo? Paano kung Barat si XP lane? Yung makita natin. Ah. Pang,
kumaga pang-irita lang sa Arnold, yeah. Mga pang-irita rin lang sa Tigreal. At saka XP. Yung Julian na humaharap, yes. The moment na makain mo after mag-empowered sword, pagka-dura, wala nang passive. At saka parang yung kanina kasi, yung kulang din is sobrang reliable sana na front for Blacklist. Yeah. Yung lineup din nila ngayon, kailangan pa nila ng isang crowd control kasi yung iisang crowd control nila ay yung Vexana. And pwede ding kainin slash unahan ni Lord JM si JP. Tingnan natin, no? Pero I think if Lord JM ang usapan, namimiss ko na yung Tamos eh. Tsaka Tamos, Terizla, Sisi, yung mga ganun. Oh, Ruby, mga nalabas niya previously. So mukhang Tamos. Magsistick na lang muna lang. Sila. Sa signature na lang na kinilala nating hero picks here for Lord JM. At least direct, parang in your face yung magiging response dito ng Blacklist International. Though, medyo kailangan nilang ingatan kung kailan nila ilalatag ang mga skills or yung mga important resources nila. Kasi at the end of the day, this is a 1-1 again na awakan ni Benny Cutie. Mabilan mo lang ng onting oras to, mastakan lahat ng weakness. Lilipad at lilipad ang 1-1. I think specialty talaga ni Benny Cutie itong 1-1. No? Minsan na nga lang natin makita, panigurado, ay ito yung 1-1 na praktisadong-praktisado talaga. Yes. Ikaw ba naman, pangalan nga ng anak mo 1-1, eh. Hindi mo pa pagagalingan. Kailangan mo talagang galingan kasi nga naman, the name of Benny's daughter is named after this hero. Pero makikita natin how this will work. This is Team Liquid Philippines and Blacklist International. Casters, take us to the Land of Dawn. Ito na, nagbabalik na naman ang tunay na bagyo kung saan nabuo ang kanyang pangalan, ang moniker. Adina and Chantel, ulit ang inyong mga kasama. Pero kanina, Chantel, gusto ko ninawin, parang may napakan tuta ng pagkapik ng 1-1. Napatingin din ako eh. Parang bigla may umirit bigla nung time na yun. Pero ito mapapairit din ang ating mga viewers at kasama natin dito sa ating venue. Dahil nga naman, para dito sa ating next na game, sobrang laki na nakataya. For TLPH, pasok na sila for playoffs. Para naman dito sa Blacklist International, pwede pa nilang pataasin yung chance naman nila sa playoffs pag na-extend nila yung laban at kung mananalo sila kung mag-game number 3. It's the race for TLPH na makapasok nga unti-unti. Ay may apat na tayo in total na pasok sa playoff spot for MPL. Habang ang Blacklist naman, they want to raise their chances. More chances of winning, of course, if ever na makuha nila yung game on number 2 laban dito sa TLPH. Pero ngayon, sa pagbabalik ng 1-1 muli para dito kay Benny Cutie, eh, tingnan natin kung paano ba nila mapapagana to, knowing na ilan sa mga heroes dito for Blacklist sa International has somewhat of a crowd control na pwede rin naman pangontra dito sa 1-1 na to. Oh, so pwede na nga biglain din or yung tama nga yung layering of crowd control dito is gonna be very crucial bago gamitin yung Needles of Rose. Yung, basta yung second skill. Tagal na kasi hindi nagamit yung hero ni Benny Cutie. Baka na ipaghalo-halo na natin. So meron din dito ng defensive na talent emblem. So more on na matagal pagdating sa team fight, kaya mag-soak in ng damage. Pero nga kaya tingnan natin kung tila ibon din ba sila lumipad kasi ngayon merong mga airline na pwedeng magagaling and the flex from TLPH here. Against Blacklist, pumapalag naman si Lord JM. Yung sa Geek Fam, parang pang-upagang ng style yung yung peg doon. So okay, si JP sa may middle lane ay magbibigay lang ng impormasyon na nandun sa players ng Blacklist. So laban na agad dito pagdating sa Turtle. Ay, kanina ba una mapupunta? Dito yung ating pagong. It's gonna be Carl at he's plus the first blood para kay Sanji. Grabe no, sabay nung pagbagsak. Saktong-sakto nakuha ng TLPH. Not only the first turtle, makakakuha pa sila ng first blood doon. And so far, may laki-laking bagay na nabibigyan nila ng ganong kaaga na mga objectives dito si Carl TZ. Pero doon sa may bandang baba pala, itong final slash. Oh, so matagal na laban to para sa mga XP laners natin. Pero ito hindi mabagal na nalaban kasi talagang dinututukan nila dito si MP the King at bumalik pa nga doon para lang makuha yung neutral jungle or yung tinatawag na green. So so far TLPH naman dito 1.2k gold laban sa Blacklist International. So things are getting slow again. Late gamers kasi si Clot at saka si Wanwan eh. Oh. Pero mamaya, tingnan natin kung paano yung magiging push and pull. Push para dito sa TLPH, lalo't meron nga sining implosion with JP. Pull naman kung sakaling kailangan i-pull ni Perks sa mga dagde-delikado katulad nito ni MP Daki! Ay! Carl TZ ay nagsulat ulit ng panibagong pahina para sa kanyang get well soon era.
At talaga namang pindot na pindot si The Young Goat. Ang reply ni Young Goat doon ay K. Sa hinabahaba ng sinulat nyo. Pero marami-rami ng meaning yon. Sabi niya, less talk, less mistakes. Pero ngayon, less din naman yung mistakes na nakukuha or nakikita natin sa mapa. Pero kita mo naman yung prowess talaga ng Young Goat. Kahit si Lord JM na yun sa tapat o sa baba na tinatapatan nila. Oh, so talagang grabe yung pokes na ginagawa dito. And very crucial kasi paunahan yan pagdating sa mga XP laners kung sino makakasama doon sa turtle. Uh-huh. Nakita natin na magsuspawn in 10 seconds. So very aggressive ang ginagawa dito ng TLPH at maingat din si Ohe by the way na mag-clear kasi anytime nga naman ay pwedeng may baka pumasok or dumating na isang Julian. Kahit na si Daddy JB, malaking threat sa kanya. The vision here for Oeb is quite compromised sa ngayon kasi may si perks kailangan niya rin na somewhat i-perk up dito sa MP The King. Kasi imagine, maaga siyang nabibigyan. Maaga-aga silang na-zone out. Katulad ito, lima ng Team Liquid ay nandito agad sa may Turtle Pit. Oo nga, and Turtle secured para dito sa TLPH. So parang nga inaantay na lang muna yata ulit na magkaroon ng items dito yung mga players for Blacklist. Pero somewhat for Blacklist, kailangan nila ng aking katapangan dito. Afford naman nila. But the problem is na nauunahan sila dito ng mga pambibigla, hindi ng flex ha. Ng pambibigla ni Carl Easy earlier. And how do you stop a Julian? This early na nga lang din. And the way to stop it is of course to try and put pressure onto the other lanes. Mapapareact, maiiba yung tempo, maiiba yung sagot. Pero sagot na nga lang din dito ng TLPH ay umabang doon sa pinakalikod. Ay nako po, ginamit na rin dito ni Sanji by the way yung IMU na Eternal Guard and the perks ay hindi pala nila tinantanan. Nakasira din ang Tore by the way dito yung TLPH at inahabol si Ohib. Oh, it was still alive, pero pipilitin. Ay, flow shot! Ginakita rin yung conceal para mas mapabilis pa. At dahil na nga dyan, patay na si Ohem, si Hachi, nahabol nila. Carl TZ with another kill. 2-0-3. He is back! Nako, nagbabalik na naman ng sobrang solidong atake dito ng Team Liquid PH. At hindi lang yun yung nakikita nating solid dahil 6-0 po yung current kill score natin. All objectives secured by TLPH. At nakita rin natin yung napakagandang way doon nila JP to counterplay doon sa mga attempts ng Blacklist na somewhat kumuha rin sana ng pitas. Pero sa ngayon, wala pang napipitas sa kanila. May nagbabadya pang 1-1 na mamaya mas mararamdaman nating sasama sa mga team fights. So mas lalong hahaba yung listahan ng mga dapat bantayan. Hindi kasalanan ha, dapat bantayan dito ng Blacklist International. Oo nga pala, lumilipad nga pala si Benny Cutie na hero din. Ganon ka ganda yung nagiging laning by the way ng TLPH para ayan na yung sinasabi natin, lumipad ka! Benny Cutie, medyo nabitin lang. Pero yun, makakatakas pa rin, even Ohib ay hindi din mabibigyan. Marami-raming mga reactions ang nakita natin doon, sigawan ng audience kung sino nga ba ang unang matatanggal. Unang tatanggalin na nga din doon yung pagong, pero nandito ang slight lipad para sa Blacklist International na ngayon. Ay hindi na nga lang din makakakuha muna ng trade-off. So medyo may pagtakas din. By the way, so may sarili ng lipad. Uh-huh. Dito ang side ng Blacklist na kanilang pwedeng gamitin either pang set or either pang disengage against TLPH. So again, somehow a replica for game number one. Ayun na naman, narinig na naman natin yung conceal. Sino magiging target? Ayan na, slide to the left. Meron nag-jump Lord JM. Makakatakas pa rin gamit doon yung guiding wind. Habang si Sanford buhay pa rin, isang piso na lang. Sana yung kanya HP sa moment na yun. Pero Tore, masisira ng TLPH. Grabe naman si Sanford dito. Gabisong buhay pero makakasurvive. TLPH on the other hand ay perfecto pa rin ang kanilang punto. 6-0 kill score, hawak lahat ng objectives. 3 straight turtles para kay Carl Tizzy at hindi lang yon. Ang kinakaharap na problema dito ng Blacklist, yung ganung mga klaseng pitik pa lang ni Benny Cutie, hindi pa nga siya totally nakakalipad ng solo eh. Pero ngayon na sige, TLPH 8.3k gold lead. Ano bang kailangan ng gawin ng Blacklist para medyo ma-stretch yung laban? Kasi 8 minutes pa lang eh. Sa ngayon, kailangan muna nalang huminahon kasi sa ngayon eh, medyo nagbubuklod-buklod sila ng atake. Although, we understand, wow, lalim na Tagalog. Although, we understand kasi kailangan nilang i-relieve yung pressure onto some parts ng mapa katulad na sa may mid lane. Pero they have to divide and conquer. Hindi pwedeng lahat sila ay pumupul lang ng bumupul. Kailangan din ng slight push
slight nudge. Pero sino nga ba ang mananudge back nila dito sa TLPH? The most viable target, hindi muna na kayo si JP, is actually going to be Sanford. Muntik naman na nilang nagawa yun. Para sana magawasan kahit papano. Eto. Oh, by the way guys, 100% accuracy rate, sabay na sabay, Sansando. Ayun o. Ayun na naman, di ba? Kita mo sabay na sabay pumipindot. Tsaka by the way, available po yung Team Liquid Peach Recall. Available yan. So get yours now. Kasi baka mamaya sa RG, ito na pala yung kailangan, yung swag. May dagdag kasing plus 10 na charisma yan. Oh, tsaka na-confirm natin guys, ang gamit na na-recall ngayon ni Daddy JP then, ay yung sa TLPH. Nag-usap-usap na sila. Okay, nag-usap-usap na. Sabi niya, ano bang gagamitin natin today? Okay, sabi niya, sa TLPH ba? Sige, copy that. Oh, ayan. So, eto, habang nangyari yan, guys, nakuha na rin ng TLPH, dito yung Lord. So, ganyan sinabi ni Athena is, kailangan mo na mag-divide and conquer ng Blacklist. Pero medyo mahirap yan ngayon, considering na dalawang second tier turret na yung nasira dito ng side ng TLPH. So, probably, kailangan paano ba? Paano na? Ngayon, kailangan na undivided attention naman. Undivided? So, magpo-focus fire sila? Oo, kailangan na ng Sunny Puersa dito para sa Blacklist. It's all or nothing para dito sa laban na ito. Game number 2 pa lang naman. Pwede sila makapurs ng Game 3 if ever man na somewhat ma-neutralize sila yung sitwasyon. Pero TLPH, hindi na naman nila binibitawan yung ganito klase na formation. Man-to-man offense. Ako, karanda. Walang mapapain na slash na si Sanford. Pero siya ang tatamaan! May abawi yata dito. Ginamit na rin yung IMU na ito. Guard, Benny Cutie, makakakuha ng kill habang yung Lord ay nandito pa rin. Kailangan depensa ng Blacklist, pero knock up from Perks. Pero alis ang mga players dito sa side ng TLPH. Sanji medyo walang buhay doon! Hindi masusunog! At si MP Laking pa nga ang mapapatay na ihabol pa yung final slash ni Sanford the moment ngayon kay Ettore sa maitaas. Masisira na rin yata rin ng TLPH, pero may tatong players na Blacklist na na-defense, bawasan mo ng isa. So we have Perks and Haji. Mukhang this is it para ma-secure ng TLPH yung kanilang playoff spot, pero nilalabot pa rin ang Blacklist. Nakaka-depensa pa rin ang Blacklist, pero yung Sansan duo talaga, they like living life on the edge. Dalawang beses na silang muntik mamatay, pero kaya pa rin nilang mas lalo silang ginangahan. Ngayon ay posibleng round 2 para sa depensa ng Blacklist International. Medyo malalim si Carl doon sa pinakalikod, pero okay nga lang din dahil iba-iba ang inaatake. At yung base turret dito sa may bandang gitna ang papabagsakin ng TLPH. Kakalma ang ating mapa. Pero kita mo naman na ngayon ay medyo mas nagiging duguan ang depensa ng Blacklist International. Parang iniisa-isa muna dito ng TLPH lahat ng mga inhibitor turrets. Ayun. So, ano yun? Minsan factor din yung mga ganyan eh. Pwedeng mabigyan or pwedeng bigyan. Oo. Parehas lang pala yung sinabi ko. Oo, pero basta yun. Ang hindi pareho ngayon ay ang kalamangan na nakuha ng TLPH. Sometimes ginagawa ko yan. Taktika rin kasi yan. The mind games with the TPs. Lalo ganyan yung recall kasi nagamit ko. Okay! They all got the memo! Okay. Available po yung Team Liquid Peach recall. Group formation! Okay, group yourselves into five! Okay, nag-bolt in na naman ang Cavaliers and Team Liquid PH got the memo na pare-parehas. Iba't ibang side view. Pwede pa ibang angulo? Pwede pala naka side view din, oh. Ganda ng angle na 'yon, oh. Gusto ko 'yon. Medyo pwede ba, kaya ba direct pa right naman? Ganda ng angulo nung ano. Malab kasi, that's why pa right. Yung machong kabayo. Pero ngayon, ay, macho ito. Din. Ah. Ang nagiging advantage ng TLPH, ito ang sabihin na natin crucial na pwedeng pag-agaw ng Blacklist. Kaso sa ngayon, walang agaw na mangyayari kasi kailangan muna nilang umuwi at dumipensa at clear na mga wave na ginagawa or na mumuo doon sa kanilang base. Okay, so ano lang muna? Konti pagtibok! Okay. Konti pagtibok! Okay. Para iya sa ating mga teams. Bibigyan yata at ibibigay ng mga players. Si Sanji, by the way, ginamit na yung IMU niya ha. Ginamit niya yung IMU niya na Circling Eagle. Huwag kayo malilito. Oo. Iba yung lipad ni Perks at iba yung lipad ni Sanji. Kamo kasi si Sanji gumamit din siya ng Matilda Mead. So baka akalain. Akalain na continuation. So, eto, ano na bang lagay ng ating mga items? Sa ngayon ay lock item na here para sa kay Julia. Or rather, isa na lang ang inaantay dito ni Carl TC. So far, kaya rin naman sobrang tapang dito ni Benny Cutie. Meron na rin siyang wind of nature. Kung sakaling umatake yung Claude, na ngayon I doubt na po-open sa nung sobra or pipitik ng sobra. Kasi ay, kailangan muna nilang tumunaw ng Lord na dala-dala ngayon na Team Liquid PH. Ito na nga lang din na magiging final defense nga ba? Tignan natin, meron implosion play. Kailangan na rin buhay yung base. Unstoppable na at itutuloy na nga ng TLPH yung kanilang pang
panalo. At dahil dyan, pasok sa playoffs! Team Liquid PH finally securing their own spot by winning the match and getting a point win laban sa Blacklist International. Sobrang ganda ng performance na pinakita dito ng Team Liquid PH. Execution-wise, sobrang on point. Grabe, no? Mm-hmm. And even the draft itself na naibabalik nila ulit. Yung mga 1-1 na nagpo-post for Matilda rin sila. Pero sa ngayon, sa araw na ito, it's a mixture of somewhat of old school and the meta or kung ano nga ba yung talagang signature for both the Sansan duo. But of course, nakita rin naman natin ang husay at galing dito ng Blacklist International. So everyone, let's give it up to Blacklist International! At kita natin na buo pa rin ang suporta sa kanila ng mga agents. Full house tayo, by the way, for this match. And all smiles pa rin naman ng mga players. But today, another team advances and secures their spot para sa ating playoffs. Hindi na lang recall nila ang kanilang maife-flex dahil ngayon, Team Liquid PH also have a spot to flex sa ating playoffs. Pero para malaman kung ano nga ba mga masasabi panla, sasamahan tayo ng ating host na si Hans Galleria. Alright, there we finally have it, MPL Arena, your winners, Team Liquid Philippines! Boys, congratulations! I feel like it is now an opportunity na pasok na kayo officially sa playoffs and it's a very good sign para sa Cavalry kasi all out ang suporta para sa inyo. Sanford, dahil ba playoffs na kayo, does this give more pressure to the team na mas lalo nyo pang kailangan improve yung galaw nyo or are you confident that heading into the playoffs, parang yung form nyo now is really good? For me po, parang inaayan lang po namin kung paano gaganda yung laro namin. And ginagawa po namin parang practice tong regular season kasi knowing na medyo malabo rin chance sa mga pag-upper bracket para sa mga susunod na games namin is ready kami sa playoffs. Alright, and we are seeing that especially now that you got a sweep against Blacklist. Si JP naman, JP! Congratulations, Japes! Just like what I said a while ago, you made it to the playoffs. What is the mindset of this team heading forward into this na nakadagdag ka ba yun or mas na-excite kayo lalo knowing that this is the possible match para makuha niyo yung spot? Wala, nagpo-focus na kami sa mga remaining match namin. Parang di namin inawal pa yung upper. So parang para ready na kami sa playoffs. Alright, and with that being said, na-mention nila or na-mention natin yung ilan sa mga playoff qualified teams. Sino ba dun yung gusto niyong bawian out of everyone na pasok na currently? Siguro po, Onik, Bren. Onik and Bren. Alright, I guess we leave it at that now. And it's time para malaman natin kung sino nga ba ang MVP na match na to. Sino ang boto ng Cavalry? Sino ulit? Alright, I guess we're about to find out. The MVP of the game is none other than... Carl Teezy! Carl, it's so nice to see you. Congratulations! Ano ang mensahe mo sa lahat ng mga sumusuporta sa Team Liquid? Sa mga supporters namin dyan sa Team Liquid, thank you sa support. Sorry, di kami naka-upper bracket this time, pero pagbubuti namin sa lower bracket siguro. And they will be expecting that. For now, I'm sure na makakakita pa tayo ng mas maraming intense game. But for now, it is time as well para makita natin ang winner ng 3,000 diamonds as well as a ticket or tickets for day number one of the MPL playoffs. Sige na dito, pare! Come on over to center stage. Everyone, give him a round of applause. Come on now. It's so nice to see you. Congratulations. Kamusta? Anong pangalan mo? Dwayne. Alright. So Dwayne, andito ang mga kuya mo. Sino ba ang paborito mong player sa Team Liquid Philippines? Carl TC! Carl TC! Taas na oh, Carl. Ayan na, andyan na yung idol mo. Bakit ba idol mo si Kuya Carl? Magaling po mag-core. Magaling mag-core. Ano bang favorite mong hero? Yusong po. Ah, Yusong. Pwede. Pwede namang i-core ang Yusong. Pwede rin. Alright. Baka nakita niya sa live ko yung Baka nakita sa live ni Carl. Yun pala yun. Oh, anong message mo kay Carl, kay Kuya Carl, na nandyan na siya ngayon, nasa tapat mo na?
Galingan pa po niya para kung makaabot po sa champion. Ayun. Ano pa daw? Para makaabot sa championship, Carl. Anong message mo kay Dwayne? At nandito siya ngayon, sinusuportahan ka. Thank you for support and galingan mo po mag-Yusong. Ayun, galingan pa na mag-Yusong. Alright. You get a chance to hold Kuya Carl's hand. Carl, huwakan ko na yan. And you get to exit the stage and get your victory. Team Liquid Philippines, you may now take your bow. And take your walk of victory. Congratulations, Team Liquid. Nakita nga daw yata sa live ni Carl TZ yung Yusong. But even so, playoff secured. It's now time for Liquid or Team Liquid Philippines. We're gonna throw it back to panel para pag-usapan ang mga ganap. So panel, the floor is yours. And just like that, TLPH are now playoff secured with that sweep against their opponent, Blacklist International. And now, sila yung panglimang kupunan na nakapasok sa playoffs, one spot left. Ito na, dito na talaga nag-iinit ang regular season, no? It's either RSG or Blacklist International. Dalawa na lang. Dalawa na lang ang naglalaban para sa iisang slot na yan. Pero ang nag-iisang MVP ng match na to or ng game number two, ay si Carl Tusok. Grabe tong si Carl. Disiplina, lahat ng kinakailangan mo na makuha at kumbaga, i-rely on bilang isang jungler ay parang napamalas niya dito. Parang kahit ano pang maging call ng Team Liquid Philippines, especially during objectives, na isa sa mga naging key points na pinoint out ni Carl, even kapag ka nakakausap mo siya, ay parang tinry na talaga nilang i-address. Parang kung gaano sila merong iisang common goal na, okay, mag-hero lang tayo, or i-focus lang talaga natin yung objective. Maaasahan mo tong si Carl, kahit nga nung time na nagsaspam na sila ng recalls dito, kumpleto sila, si Carl lang ang nahiwalay. Sabi niya, nasa hindi, Lord. Dito ako magre-recall sa bandang Lord. Pero imo kahit nasa malayo, ay kasama pa rin sa banding. At bukod pa dyan, no, itong TLPH in this entire match, ay nakita talaga natin kung gaano sila ka-dominant na mag-snowball from the early to the mid-game. Dahil both games na nakita natin sa seryeng ito ay umabot ng lagpas 12,000 ang gold lead. At kung tutusin, perfect game nga ito para sa Team Liquid Philippines dahil hindi nakaisa ang Blacklist. Oo, gusto ko lang din pansinin, no, and banggitin, na yung combination ng Arlott as well as the Tigreal from TLPH, grabe yung success rate. Even yesterday, nakita natin. Kasi ang goal ni Sanford, siya yung magpapakas ng Purify. And then JP will flicker in plus Implosion, kaya nahuhuli. Even though naka-triple Purify yung kapunan ng Blacklist International. Understandable kung bakit naging priority pick talaga ang Tigreal para rito sa Team Liquid Philippines. And isipin mo, napalala yung sitwasyon. Nakikita natin ngayon na halos hindi na pagbigyan ang Blacklist International na maski makasecure man lang ng isang kill kontra sa Team Liquid Philippines, which just goes to show kung gaano talaga kalinis ang naging performance nila throughout the entirety of that match. Na isipin mo, nakailang kita tayo yata ng lipad din dun ni Benny Cutie kanina. Tsaka nakakatuwa, no, na may tapang sila maglabas ng mga ganitong klaseng hero picks in the current regular season. In fact, napaka-importante ng match ito para sa Team Liquid Philippines dahil nga ito yung possible nilang match kung saan makakakuha na sila ng playoff spot. So for them, na naglabas sila ng mga quote-unquote bagong hero in this regular season meta na nakita natin, ay napakalaking bagay dahil pre-practice talaga nila to dahil nga nalabas nila ngayon. Pakiramdam ko ano na rin to. Napakalupit na lesson sa mga susunod pa nilang kakaharapin. Anong moral lesson yun? Kung ano-anong mga heroes ang mga dapat mo pang palusutin sa hindi. Nakita na naman natin, in action, Sanford, Arlott, JP, Tigreal, nagsanipwersa na naman. Tapos grabe din yung Louie ni Sanji, no? Parang hindi talaga nagpapataw, no? Kung katabi lang natin sila ngayon, no? Parang pwede nating sabihin na ang galing-galing nila. Parang pwede mag-diversion sana yung Arlott tsaka yung Louie kanina na bigla na lang dumating dito sa panel. Parang pwede mangyari. Pwede nga yata nating makita yon. Pero grabe, no? Babalikan natin, TLPH, this is a very clean game from them. Yes. Nakikita natin na medyo nag-start struggle yung TLPH as the second half of the regular season started. Pero ngayon, parang not only are they regaining the confidence, they're also regaining yung, kumbaga, play style na alam natin na meron yung TLPH. Tsaka maganda talaga for me na sila mismo ina-acknowledge nila na
after nung mga napagdaanan nila, kailangan yata talagang may baguhin na tayo or meron tayong i-introduce na manggugulat sa mga kalabanan. Parang so far kasi na nakikita natin ay nakakapag-adjust na against them. Pero this time hindi na yata yun yung kwento kasi sila na mismo yung isa sa mga pinaka nag-i-introduce ng mga bago kontra sa, or dito sa regular season kahit patapos na. Saka parang may iba sa aura ngayon eh. Yung tipo na parang may pinagdaan ng bonding. Ay, yes. Sa recall, sabay. Sa mga engaged, sabay. Parang ano kayong banding yung naganap sa TLPH Love? Parang sarap tanungin. Grabe sa Sansan eh, no? Grabe yung ano ng Sansan ngayon. Parang napag-usapan natin sila kahapon. Pero ngayon, grabe yung aura ng Sansan. Grabe talaga yung Sansan. Pagiging masaya nila. Kasi nga naman, nakapag-diversion in sila. Welcome to the Infinix Game Tambayan, Sanji and Sanford. Kasama pa rin ngayon si Brigida at Uomi. At ako si Aunt Yanara. But now, you are playoffs secured. Gusto ko lang tanongin, no? The past few series leading up until today, hindi siya naging madali for you guys kasi lagi namin nakikita nasa tuktok kayo. But now that you finally reached the playoffs, ngayon na nasa playoffs na kayo, ano yung one thing na nararamdaman nyo? For me po, mas exciting kasi first time to na hindi kami mag-upper bracket. Wow! Grabe, ano yung past